Okay mga kaibigan, at atin lamang itong talakayin, itong nakarating sa atin na sumbong, ano? Kaugnay pa rin ito sa yung limang pulis na nasangkot sa kidnap for ransom, mga kaibigan. Ito na sinasabi ni PNP Chief na walang puwang ang mga pulis na mga iskalawag, ang mga pulis na tiwali, no? Walang puwang ang mga ito. Ngayon, may bagong ninja cop na nabuhay sa Nepo. Ano ba itong Nepo na ito? Ito yung Nueva Ecija Provincial Police Office, ano, na pinamumunuan ni Police Colonel Jaime Santos, ano, parang kilala natin itong si Colonel Santos eh. Ito yung parang ito'y galing ng Caloocan na police station, ano. Itong nangyari mga kaibigan, na malaking kaso po ito, kidnap for ransom mga kaibigan, kaya nga parang hindi katanggap-tanggap, ano, sa ating Chief PNP, sa ating taong bayan, na mayroon pa rin nananalasa, namamayagpag na ninja cop, no? Alam ba ito ng ating kapulisan dyan? Kay Colonel Jaime Santos, sir, itong nangyaring meron tayong spot report, initial report from Nueva Ecija, recovered burned human remains, no? At kung saan ito'y nangyari sa Pinagpala, Barangay Imelda Valley, Palayan City sa Nueva Ecija. Kailan ba ito nangyari? Nangyari po ito alas 4 ng hapon, July 23. Ha? At natagpuan po ang sunog na bangkay nitong 2:30 ng hapon, August 1, 2021. No? Natagpuan po ang sunog na bangkay ni Nadia Casar, 35 years old, online seller, single at resident ng Cavite, no? Allegedly itong babaeng ito ay kinidnap, no? At sinasabing malalim ang kinakasangkutan itong babaeng ito, na kinakasangkutan itong negosyo, at ang mga suspect dito mga kaibigan, nakakalungkot sapagkat sabi nga natin ay muli na namang nabuhay itong ninja cop na ito, ha. Sa spot report ng ating PNP and Nueva Ecija, ang mga suspect, no, na sa kidnap for ransom at pagpatay dito sa biktimang si Nadia Casar ay sina Police Staff Sergeant at John Malilin, no, member ng Palayan City Police Station. Kasalukuyan na po itong nahuli, ano, arrested na po ito, at si Police Master Sergeant Truwen Martin na isa ring police ng Cabanatuan City, at isang Police Staff Sergeant Drex Temer Ismundo, no, member ng Cabiao Police Station, ito po yung at large, at si Police Corporal, Corporal Julius Alcantara, ito po yung nakatalaga sa Provincial Police Drug Enforcement Unit, ano, na sinasabing ito po yung tauhan ni Colonel Santos, at isang itong si Colonel, itong si Julius Alcantara, ito po yung na-aresto na rin po ito, mga kaibigan. Ayan, makikita po natin yung kanyang larawan dyan. At isang Sergeant Benedict Reyes Machias, ano? Ito po'y sumuko din, mga kaibigan. At itong kidnap for ransom, joint elements of Palayan CPS together with the PNP, AKG, yung ito yung anti-kidnapping group, R2, Pro3, IMEG, and PIU, NEPO, conducted follow-up investigation on the alleged kidnapping incident which transpired on July 23, 2021 at about 4 p.m. Along the course of investigation, suspect Police Staff Sergeant John Malilin revealed to the operatives that the victim was born at Sitio, Pinagpala, Barangay Imelda Valley, Palayan City, placed in the sack and buried thereafter, mga kaibigan, ano, inilibing po, ha? Kaya nga ito po ay taken said station so the assistance of SOCO and NEPO to process the crime scene, no? Mga kaibigan, matapos so nilang kidnapin itong biktima na ito at tiningan po ng 100,000 piso sa kamag-anak ng biktima, ay kanila pong sinunog ang bangkay nitong biktima na ito at isinilid sa sako at sinunog, mga kaibigan. Kaya masasabi natin dito eh, bagong ninja cop na buhay na naman sa Nepo dyan sa Nueva Ecija Police Provincial Office.
Ngayon, itong mga pulis na ito, mga kaibigan, sa ating Chief NP, Guillermo Ilazar, sir, ha? Itong mga pulis na ito ay galing sa iba't ibang station, sa Palayan City Police Station, no? Sa Cabanatuan City Police Station, sa Cabiao Police Station, at itong si Alcantara ay sa PPO din, ano? At isang itong nagnangalang si Benedict Camachas ay lima po ito sila lahat. Yung tatlo nga po ay nakakulong na. So, bakit ito mayroon pa rin mga ganitong pulis ngayon, ha? Na kung saan ayaw na ayaw po ng ating minamahal na Chief PNP Guillermo Ilazar na magkaroon ng mga iskalawag na mga ninja cap, kung inyo natandaan noong panahon ni General General Albayalde, ano, noong panahon ni General Albayalde na expose po sa Senado, sa Kongreso itong pamamayagpag na mga ninja cap, no, ay ngayon na naman na mayroon na namang bagong nabuhay na ninja cap diyan sa Nepo, ano, Colonel Jaime Santos, sir, mukhang hindi nyo po nababantayan itong mga pulis diyan sa iba't ibang bayan diyan sa Nueva Ecija. Alam niyo kung talagang itong mga pulis na ito ay nababantayan, hindi po ito makakagawa ng masama. Ang alam natin, matagal na pong gumagawa ng masamang gawain itong mga pulis na ito, at mabuti na lamang at natuklasan na meron na naman silang napatay, no, na nagngangalang itong si Nadia Casar, no, na taga Cavite, na allegedly ito ay sinasabing may illegal na gawain ito, at ito'y kinidnap ng nasabing mga bina nating mga animal na mga pulis na ito, sapagkat ito'y hindi gawain ng matinong pulis na mangingidnap ka, no, despite of the fact na tinaas na ni Pangulong Duterte ang sweldo ng kapulisan, pero meron pa ring mga ganitong klaseng mga pulis, ano. Kaya nga sa ating Chief NP, kami po'y naniniwala na inyo po itong iimbestigahan, dahil pag hindi po ito na napakulong at natanggal sa serbisyo, pag ito po'y nakabalik, sigurado ho, meron pa po itong papatayin. Ngayon, ang tanong, sino ho ang mataas na opisyal na nasa likod nitong limang pulis na ito na involved sa masamang gawain, kidnap or ransom, ha? Kaya dapat imbisigan po ito ng ating Department of Interior and Local Government ng Philippine National Police sa pamumuno ng ating napakausay na si General Guillermo Lorenzo Ilazar, para ika nga mahubaran po natin ang maskara ang mga pulis na ito. Sino ba ang protektor ng mga ito? Bakit hindi binabantayan ng mga chief of police ang kanilang mga tauhan, no? May neglect of duty, may command responsibility po ang mga kanilang mga chief of police at ang provincial director dito, dahil hindi nila namamalayan, may mga pulis pala sila na nai-involved sa mga maling gawain katulad nitong kidnap or ransom, mga kaibigan, no, na kung saan ay sinunog pa, sinilid sa sako, at inilibing itong biktima na ito na si Nadia Casar na ito, 35, ano, at sinasabing itong si Nadia Casar, ito daw po ay mayaman ang pamilya nito, at kung kaya't ito ay kinidnap, no. Sana naman sa ating Sekretarya Eduardo Anyo at kay PNP Chief Guillermo Ilazar, sir, imbisigan niyo po ito, itong mga pulis na ito, tanggalin na ito sa pwesto, at imbistigahan yung nasa likod nitong mga pulis na ito. At mas maganda po siguro, General Guillermo Ilazar, sir, ay i-relieve na po muna yung mga chief of police dyan, at tanggalin yung provincial director ng Nueva Ecija PNP, dahil hindi niya ho nababantayan ang kanyang mga kapulisan at itong mga chief of police. Kasi kung mananatiling ganito na pabaya ang mga chief of police, ang provincial director ay gagawa po ng hindi mabuti ang mga pulis na hindi nababantayan. Dapat lagi pong chine-check, ano? Dapat every Monday magkaroon ng roll call, no? Roll call itong mga pulis na ito. Baka mamaya, may mga 15-30 na pala
ha? Kawawa naman ang mabibiktima nitong mga pulis na ito. Kaya nga hindi walang puwang sa PNP itong mga iskalawag na ito ng mga pulis, itong mga bagong ninja cop dyan sa Nueva Ecija. Dapat sa mga ito'y nilalatigo. Ayan ho, yan po, Chief PNP General Guillermo Lazar, sir. Sana magkaroon na po ng hustisya ang pagkamatay ng biktima at yung maling ginawa ng ating mga pulisan dahil ito'y maliwanag na isang heinous crime. Dapat po walang piyansa po ito, makulong ang limang pulis na ito at matanggal sa serbisyo. Alam nyo ba na itong mga pulis na ito na involved sa kidnap or ransom, ha? Ito palang mga pulis na ito ay lulong sa sugal. Ha? Lulong pala ito sa sugal, itong mga pulis na ito, na sina Police Staff Sergeant John Malilin, member ng Palayan City Police Station, Police Staff Sergeant Ruen Martin ng Kabanatuan Police Station, Police Staff Sergeant Drex Timer Ismundo Cabiao Police Station, Police Corporal Julius Alcantara na nakatalaga sa Provincial Police Drug Enforcement Unit, at Frederick Reyes Machias, no? Ito po ay arrested. At nahuli din po yung si Police Corporal Alcantara at itong si Police Staff Sergeant Jun Malilin, mga kaibigan. Ano? Tatlo po sa kanila ay nahuli na. Ngayon, ito pala mga pulis na ito, mga kaibigan, ayon sa ating natanggap na impormasyon, ito'y may mga amo-amo pala mga ito. Ano? Sila'y alaga. Meron nung nag-aalaga sa kanila. Kaya nga, itong mga pulis na ito, ito'y mga lubog. No? Kaya dapat ito, binabantayan ito ng kanilang mga chief of police. Binabantayan ito ng provincial director ng PNP para laging tinitingnan kung ano na bang ginagawa ng mga pulis na ito, ha? Na malaman-laman natin involved pala ito sa kidnap for ransom, ha? At kanilang kinidnap ang biktima na si Nadia Asar, 35 anyos, mga kaibigan, no? Ito po'y nangyari, isang online seller. Ito po'y nangyari, ha, sa Barangay Pinagpala, Barangay Imelda Valley, Palayan City, dyan sa Nueva Ecija. At naganap ito noong alas 4 ng hapon, July 23, kung saan natagpuan ang bangkay alas 2:30 ng hapon, August 1, 2021. No? Naku, talaga namang masaklap na pangyari ito. Matapos na kidnapin, humingi ng ransom na 100,000 sa pamilya ng biktima, nilagay sa sako, sinunog at ibinaon. O ngayon, nahuli na itong limang pulis na ito, o yung tatlo nahuli na, at yung dalawa nakatakas pa. Kaya dapat talaga itong mga bagong ninja cop ng NEPO, ano ba yung NEPO? Nueva Ecija Provincial Police Office, no? Na pinamumuno ni Police Colonel Jaime Santos, ha? Dapat to i-relieve itong mga chief of police diyan dahil hindi niyo nabantayan ang inyong mga tauhan. At maging si Colonel Jaime Santos, kung kinakailangan i-relieve natin, dapat i-relieve. Command responsibility po ito, ha? Neglect of duty sa mga chief of police at command responsibility. Kaya sa ating DILG Secretary Eduardo Anyo, ang chairman ng NAPULCOM, at PNP Chief Director General Guillermo Ilesar, sir, dapat to hindi na makalabas sa mga pulis na ito sa kulungan at matanggal sa serbisyo itong lima na ito, at i-relieve ang mga chief of police ng nabanggit ko mga bayan at maging ang provincial director. Ay baka marami pa ho patayin ang mga itong pulis na ito kapag hindi po ito natanggal sa serbisyo at kapag hindi nakulong. Mga kaibigan, yan lamang po. Lino Espinosa, kalatyang mga yan, naglaylo lang sila. Tinan mo, ha? Marami pa rin talaga ngayon daw umiira na ninja cop, ano? Sabi ni Lino Espinosa Lim. Nako, talaga na mga Sir Lino, ano, nakakalungkot ng ating mga kapulisan ay mayroon pa rin mga tiwali, no? May mga tiwali pa rin na mga pulis sa kabila ng ating chief PNP
ay pinarurusana mga tiwali na pulis at magre-recruit ng 17,000 na bagong pulis. Pero andyan pa rin pala, nakalubog pa rin pala itong mga pulis na ito. Kung tawagin, mga bagong ninja cop dyan sa Nueva Ecija PPO, mga kaibigan. Ako naman. John Catalonia, shout out. Joseph Okwasel, kawawa naman. Kayo dyan sa Pinas. Paulit-ulit ang lockdown. Tama sabi niya. John Catalonia, shout out sa mga frontliner. Lino Espinosa Lim, pag ninja cop, marunong maglaylo. Pero pag nag hooked yan, mas grabe. Talaga namang ano, marunong din pala sila maglaylo. Yung mga ninja cop na yan, ano? At ang balita natin ay mahigit para 100 itong mga ninja cop na ito, ha? Sir Lino. At nako, ay hindi ko kayo palalagpasin ng ating PNP chief Guillermo Ilazar. Talagang makakatikim kayo ng hagupit at latigo ng ating PNP chief. Yan o, pinakita natin ano, yung mga ninja cop, pakita nga natin, puta grabe ano. Ha? Yung ninja cop na yan, Sir Lino, ano? Si pangalan nito si Matias, ano? Ayan si Benedict Reyes Matias. At iyang si Corporal Julius Alcantara. Yan o, may mga magsyat po yan. At yung isa pa, si Police Staff Sergeant June Malilin, ay nahuli na rin po yan. Yan, tingnan mo, ano? Talaga namang walang awa, ano? Hininga na na 100,000, ha? Kinidnap, hininga na 100,000, sinilid sa sako, pinatay, inilibing, nako, eh hindi ba ho heinous crime yan? Ha? Sa ating kapulisan dyan sa Nueva Ecija, ha? Colonel Jaime Santos, kung di ako nagkakamali, kilala natin ito eh. Ito'y galing ng Caloocan na City, PNP. Talagang hindi mo matatanggap eh. No. Ha? Hindi mo matatanggap yung mga ganon na mga krimen na gawain ng mga taong yan. Kaya dapat talaga ay parusahan ng bitay yung mga tao na yan. Kumbaga sa kanila parang pulis sila, parang pakiramdam nila eh, parang hindi sila pulis eh, parang civilian sila na dapat ang pulis na pinaghirapan mo na pumasok ka dyan sa PNP. Ang hirap kaya mag-apply ng pulis. Ha? Tapos sasayangin mo lamang yung pagkakataon, yung pribilehiyo na ibinigay sa iyo ng gobyerno. Ha? Kayong limang pulis kayo. Magaling kang kupal ka. Ay, nako, eh talaga namang hindi ka tanggap-tanggap kayong mga pulis na gumawa ng masama. Pinatay nyo na si Nadia Casar, ha? Kinidnap, pinatay, sinilid sa sako, inilibing, sinunog. Grabe naman. Tapos 100,000 pang hiningi sa pamilya. Sangkot sa kidnap for ransom, no? Pagpatay. Lino Espinosa Lim Jr., sinisira lang nila ang mga matitinong pulis. Oo. Diba? Mabuti na lang. Mabuti na lang ay natuklasan ang ating mga matitinong pulis, ano? Kaya sa ating magiting na Chief PNP, Guillermo Ilazar, sir, alam ko naman nililinis mo ang hanay ng kapulisan. Alam ko yan. Napakabusilak ng puso mo. Napaka mabuti mong pulis. Kaya nga, dapat after retirement, tumakbo ka ng senador eh. No? Dahil sa napakalinis mong puso, napakagaling mo, abay, idol ka ng bayan. Idol ka ng mga netizen. Kaya alam namin, hindi mo papayagan. Hindi mo papalagpasin itong mga pulis na ito. Ha? Na nanunog, nangidnap, pumatay, sinigaan, yung labi, no? Yung katawan ng biktimang si pangalan nito si Nadia, no? Casar, no?
talaga namang kawawa naman ito, ha? Dapat talagang hindi na ito makalabas ng kulungan. Tatlo na ang nahuli. Yung dalawa, sana sumuko na kayo. Dahil kung hindi, dapat sa mga ganito, dapat shoot to kill order, eh. Tingnan nyo, ha? Nakikita nyo ba? Ha? Police Staff Sergeant June Malilin, police ng Palayan City, New Ecija, Police Staff Sergeant Ruwen Martin, Police ng Cabanatuan City, New Ecija, Police Staff Sergeant Drex Timer Esmundo ng Cabiao Police Station, New Ecija, Police Corporal Julius Alcantara, ha? Nakatalaga sa New Ecija, Police Provincial Drug Enforcement Unit, ano? Nako. Ay, ano pa naman ito? Ha? Miyembro ng drug unit, ano? At si Benedict Reyes Matias, ano? Nako talaga naman, ha? Ay, nako, sinisira nyo ang imahe ng PNP, ha? Alam mo, maraming mga matitinong pulis, ano? Lalo na ngayon sa liderato ni Chief PNP, Guillermo Ilazar. Ang problema natin, yung nasa baba, eh, no? Yung mga chief of police, yung mga provincial director, hindi nila nababantayan ang kanilang mga tauhan. Kaya dapat sila responsible, no? Neglect of duty at command responsibility, no? Meron doon silang pananagutan dyan. Tinatanong ni Mama Wing Leal, paano nila na-recover? Ay, siyempre, may nag-report, ano? May nag-report sa ating PNP, kaya nag-joint operation ang anti-kidnapping group ng PNP, Regional Intelligence ng Region 3, at R2, no, ng, tama, Regional Intelligence ng Region 3 PNP, IMEG, yung Enforcement Monitoring Enforcement Group, at yung PIO, ano, yung Provincial Investigation Unit, no, nagsagawa sila ng follow-up operation, no. At doon nga nakita nila yung bangkay, at mismo umamin kasing ito si ano, eh. Umamin itong si Police Staff Sergeant June Malilin na inilibing niya, no? Inilibing niya at sinunog niya yung bangkay ng biktima na si Nadia Kasar. Tingnan niyo dyan sa TV, ha? Yan, kawawa naman. Yan, sabi ni Mama Wing Leal, ano, napaka-demonyo, ano, kawawa naman, ano? Babae pa naman, batang-bata, 35 years old. No? Hininga na ng pera, pinatay pa. Sabi ko nga, hindi mo pwedeng pagtakpan ang kasamaan kahit kailan na hindi mananaig sa kabutihan, no? Mabuti may nag-report, kaya kumbaga itong si Sardin Malilin ay napakanta, no? Umamin. Kaya nung mahuli, umamin, nagturo, kumanta. Lima pala sila. Nako talaga naman. No. Diba? Nako talaga naman, ano? Bakit malinis ang PNP pero talagang hindi pa rin totally malansag, ano? Kahit napakagaling na ng ating chief PNP, no? Yung dyan nga sa Calbayog City, ano? Yung pumatay kay Mayor Ronald Aquino. Ronald van Persie noon? Ha? Ay inambos, mga kaibigan, no? Inambos, pinagbabaril, pinatay. Dahil sa politika, ang pumatay ay mga pulis din, mga kernel pa, eh. Grabe talaga. Ayun talaga, malakihan na talaga yun, ha? Milyon na talaga pinag-uusapan dun. Ito, Lino Espinosa Lim, malakas ang loob dahil may mga backer, kaya nagagawa nila yun dahil iniisip nila untouchable sila. Yan ang sinasabi natin, eh. Kaya nga kayong mga pulis, eh, hindi habang panahon na hindi matutuklasan yung mga ginagawa niyong kasamaan, no? Kahit sabihin niyo na meron kayong amo na makernel, ha? May paglalagyan din na kayo dahil kasabihan nga natin, eh, ano, one is above the law, matutuklasan, mahuli din kayo. O, di ba? In-expose nga ni Pangulong Duterte yung sa kanyang zona, yung limang general. Ha? Limang general, ha? Sangkot pala sa illegal na droga. Tingnan mo nga yan. No. Ay, ngayon ho,
pinaimbisiga na ni Chief PNP Guillermo Ilazar yung siyam na general na yan, ha? Baka bukas makalawa eh. Pero alam ko iba ano na eh, yung sinibak na, no? Or parang dishonorable discharge yun ang mabigat eh, no? Pagka dishonorable discharge, kawawa ka, ha? Wala kang makukuha ang benepisyo, eh, kasalanan mo yan. Ha? Kung ikaw ay natanggal, no, ng illegal sa pwesto, wala kang makuha ang benepisyo, no? Limang, siyam na general po yan, ang sabi ng ating Pangulo.